to this video, turuan ko kayo kung paano ko ginawa itong mga earrings na to. Gumawa ako ng tatlong design. Nanood po kayo para makita niyo kung paano ko siya ginawa. Kailangan natin yung ganito, yung stick, yung ano ng earrings sa bitan niya, at saka itong dalawang klase ng stick, yung heat pin niya at saka yung ganito. By the way, yung ganito ko, binili ko to siya kasi hindi ako gumagawa ako ng sarili kong design para kahit may mga katabi akong tindahan, hindi kami pareho ng design. May sarili akong design ko. Magsisimula na tayo. Unahin natin ito yung ganito para makita nyo. Simple lang to. Ayan, yung taas lang ang nilagyan ko. Pero, pwede mo siyang lagyan pa ng design. Ang kagandahan ng accessories na ikaw ang gumagawa, wala kang kapareho. Ito, dito natin siya ilalagay. Sa store namin, 80% ng items ko or 90% lahat handmade, sarili kong gawa. Kasi sa dami ng nagtitinda, dapat iba yung sayo para ang customer kahit umikot siya, wala siyang makitang design sa iba. Sa'yo pa rin siya babalik. Ayan, yun yung mga technique dun. Kaya, minsan, bumibili ako ng... pag bumibili ako, inuulit ko pa rin siya. Iniiba ko talaga yung design niya para wala akong kapareho. O, ito na yung nagawa natin. Ito na yung pares niya. Gawin naman natin yung ganitong design. I-cut lang natin yung excess niya kasi masyado na siyang mahaba. Ganito ako magawa, ibibend mo lang siya ang ganyan. Dalawang beses ko lang siyang fin-fold. Maraming butas to, isa, dalawa, tatlo, apat, siyam lahat. Pero pag dinidikit mo kasi siya, nilalagyan ko siya ng yung takatabi niyang butas, hindi ko na siya nilalagyan. Kasi mas maganda yung paggalaw-galaw ng earrings pag hindi sila dikit-dikit. Actually, yung ganitong earrings, matagal na tuuso. Siguro, 15 years ago. Pero hindi pa rin siya nawawala sa uso. Kasi yung mga fashions naman bumabalik lang eh. Kahit mawala lang ng ilang taon, mga sunod naman babalik ulit. Parang iniiba-iba lang nila yung dinadagdagan lang, ganun. Sa mga nanonood po na hindi pa nag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe naman kayo para may bago akong upload na video, nanonotify ka agad kayo. Pinaka-technique ko po doon. Pag may bagong uso, kahit bumibili ako, pero may items talaga ako na iba. Iniiba ko talaga siya. Kasi
may mga customer na ayaw nila ng may kapareha. Gusto nila, ayaw nila yung nakikita nila yung may nakasalubong sila na pareho sila ng earrings. Kaya may items ako talagang iba. Kasi kahit mag-ikot siya, iba pa rin yung sa kanya. Ito na yung isa. Pwede natin siyang lagyan ng ganito. Nalalagyan siya. Pwede rin namang hindi na. Ito na yung pangalawang design natin. Napakasimple lang to. Kayang-kaya yung gawin to. Kahit hindi pa kayo, kumbaga wala pa kayong experience maggawa ng mga accessories, kayang-kaya yan. Kailangan mo lang palawakin yung imagination mo para natuto ka. Itong design na to, ito yung kailangan natin, yung isang hook na ganito. Ito, kasi sasabitan natin siya. So, nakita mo to. Ito. Ayan. Sasabit natin siya. Kayo malito, unahin itong pinakagitna, lagyan ng bling bling para ang sunod nito dito na kayo, mas mabilis mo siya, hindi ka malilito. Subscribe kayo. Panoorin nyo lahat. Kasi iba-iba naman yung video ko eh. Yan, malapit na tayo matapos sa isang design. Yan, napansin nyo? Yung isang tabi niya, hindi ko nilagyan. Kasi, mas nakakagalaw siya ng maayos kaysa yung magkatabi. Mas hindi na ka-specify yung ganda ng earrings. Ang kagandahan nitong ikaw ang gumagawa ng sarili mong paninda. Pwede mo siyang presyohan ng mas siyang makikita ng ganung design kasi sarili mo yung design mo. Pasensya ka na mga viewers ha, pasensya na kayo. Ang ingay talaga dito sa venue ng ano ko, binivideohan ko. Itong crystal na gamit ko dito, German crystal po ito. Actually, gamit ko na to dati-dati pa. Mas mura siya kasi, pero yung quality niya maganda. Kaysa yun dun sa, maganda naman yung Swarovski, pero mahal kasi hindi mo siya mabibenta ng agad-agad kasi lalo na pag uso minsan gusto ng customer yung affordable lang, so kailangan
kailangan kang maghanap ng ibang items na parang pareho pero kaya ng bulsa ng mga customer mo. Thank you everybody for watching my vlog today. I hope you like it. At pwede ko kayong magawa ng sarili niyong design for personal use or pangtinda. Please watch naman kayo ng video ko lagi. Thank you everyone.